banal na salita. So, tayo po ay dadako na sa ating gawain. Siya nga po pala, there was this little girl who found a cocoon hanging from the lime of the forest. She took it to her room and placed it in a jar, expecting one day to see a butterfly emerge from it. One day, she saw the butterfly within the cocoon trying to get out. Kasi yan pong ano, yung cocoon na yan, doon po lumalabas yung butterfly. Kasi uod lang yan sa simula. And ayon dito, she was, I mean, it was struggling yung lumalabas na supposed to being butterfly. Nag-i-struggle siya trying to push its way palabas doon sa opening niya. And then, in an effort to help, ang gusto doon sa insect na yon, doon sa butterfly, kasi nakikita nung bata na talagang nahihirapan. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng isang knife at carefully, nagkaroon siya ng slit, ano, at upang magkaroon ng opening yun pong cocoon. After that, yung butterfly was able to easily exit the cocoon. Nakalabas po naman. Pero ang isang nakakalungkot na nangyari ay instead of spreading the beautiful wings ng butterfly, ang problema ay ito po ay natuyo. The two weathered, shriveled, and then useless ugly wings hanging by its side. Hindi po ito nakatulong. Bakit? Kasi po, God designed a butterfly and a cocoon so that the tight opening would straighten and strengthen his wings. Yung its wing, ano? Yun po pala, sa katutulak niyan, yun po pala ay talagang dinesign ni Lord. And walang pwedeng butterfly na lumabas na lampa. Kailangan talagang tumaan siya doon. Without the pressure of the tight opening, the butterfly was rubbed, no, nanakawan siya ng karapatan at saka yung kagandahan na yung kanyang butterfly ay mamukadkad. And that was very importantly, it was rubbed of the ability to fly into the sky or into heaven. He was condemned to life of walking around the ground. Kaya ang nangyari, hindi siya nakalipad. Ayun, nakita ng mga langgam sa halip na i-defend yung sarili, sa halip na siya lumipad, kinain na lamang. Now, we are not butterfly, mga kapatid, ngayong gabi. But we need the pressures of trials in life if we are to develop into all that God wanted us to be. Kung inyo pong bubuksan yung inyong Biblia, buksan po ninyo sa chapter 12 of the book of 2 Corinthians. We'll be reading verses 1 to 10. 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 10. Pakisama na po kayo sa akin sa pagbabasa nito. Sa Tagalog ko po ito babasahin ng mabuting balita. Ito po ang sinasabi. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala. Ang sasabihin ko naman sa inyo ay ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit 14 taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung iyon ay sa isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam at alam ko ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Narinig niya ang mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Ipinagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na nahangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sinuman ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin.
Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayon ay hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon naman ako nagiging malakas. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay mananalangin. Italaga natin sa Diyos ang ating buong pag-aaral na ito. Let's pray. Maraming salamat po sa iyo, dakila naming Panginoon, sa iyong napakagandang panahon na ibinigay sa amin upang magsama-sama muli kami, magkakapatid, upang, Panginoon, dalahin ang iyong mensahe, maging bahagi ng aming mga pagkatao, at magdalahan kami ng pasanin sa isa't isa. Yayamang yun po, Panginoon, ang iyong goal sa bawat isa sa amin. Carry one another's burden. At alam po namin, Panginoon, when we give it to you, ang sabi ng Panginoon sa pagitan ni Pedro, we must casting all your cares upon him, for he cares for you. So ngayong gabi, amin pong mabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa upang dalhin ang mga dalahin namin sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Salamat po sa aking mga kapatid na kasama ko ngayon. Aking idinadalangin na anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang circumstances sa buhay, Panginoon, ang aking dalangin, patuloy po, Panginoon, silang katagpuin sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang kinalalagyan. Bayan po, Panginoon, ma-enjoy nila ang fellowship, at aming hinihiling ang iyong espiritu na siyang magbigay ng karunungan, and give us illumination of our mind and thinking so that we may understand exactly what you have for us tonight. Salamat po, aming hiling, ang iyong patuloy na pagpapala ay sumaamin. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So, pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi na blessings from sufferings. Blessings from suffering. Dito po ay makikita natin in our text, si Apostle Paul tells us why he was able to soar above. Bakit siya'y kinakailangang makalampas doon sa mabibigat na, at lumilipad siya above the heads of most of the believers in his day. He tells us that it was the pain and the sufferings he endured that gave him the power with God to enjoy. Wala po akong nakikitang champion ng boxing na hindi siya nagpahirap. Ang totoo, bumabayad pa nga siya ng mga boksingero para siya ibugbugin at upang matutunan niya ang art ng boxing. Hindi rin tayo nakakakita ng mga karatista, maski basketball player. Nakikita ko nung magkaroon nga ng pagsali yung ating supposed to being dapat ay kasama sa NBA na si Kai, ay nang hindi siya makuha dahil ang sinasabi mayroon pang dapat i-improve sa kanya, immediately hindi siya nalungkot. Ang ginawa niya, nagkaroon siya ng pagsasanay at pinalalakas niya yung kanyang sarili. Ito dapat ang mararanasan at ito dapat ang maging attitude ng isang mananampalataya whenever na tayo makakaranas at nakakaranas ng mga pagsubok at mga problema. Hindi ho tayo dapat nagdaramdam, hindi tayo dapat nagmumukmuk sa isang tabi. Si Apostle Paul, yan po ang kanyang karanasan. Dito po sa ating pag-aaral, I want to talk about yung pong tinatawag nating suffering na tinatawag na buffeting. Yung pong sinabi niya, yung intention dyan, what this man endured
can teach us a lot about the problems, sufferings, and trials of our own lives. When we can learn here, kung ano po yung ating matututunan dito, ay magbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo ay mas tumaas yung ating kakayahan upang tayo ay hindi laging iyakin, hindi laging talagang malulungkutin na para bang hindi tayo nag-i-improve sa ating pamumuhay. Maraming nagsasabing, maraming Kristiyanong tagal na sa pananampalataya pero ang tawag natin ay mga lampa pa. Bakit? Ayaw nila, takot sila sa mga pagsubok, takot sila sa mga problema. Hindi ho talaga lalago ang sinuang mga mananampalataya na mayroong ganon. So tingnan natin, ang pag-aaralan natin kasi blessings from sufferings or what we call buffeting. Yung pong buffeting, pag-uusapan natin maya-maya. So pag-usapan muna natin yung the pain described. Ano po yung sakit na kanyang naranasan? Doon po sa verse 7, ngunit upang hindi ko ipagmayabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan. Yung pahirap po sa English ay thorn in the flesh, na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan yun po yung salitang buffeting or suffering. O sa iba'y beatings ang ginamit na sa English. At nang sa gayon ay hindi ako maging palalo. So, i-describe natin ano yung description ng pain dito. Dito sa verse 7, ang sabi, let's discuss the personality of this pain. Si Apostle Paul tells us about the nature, ano ba ito, yung trial na ito endured by the two words na ginamit dito, yung salita ay thorn and buffet or beatings. We have endured yung tinatawag natin, siguro may pagkakataon na ikaw rin ay natusok na ng siguro ng thorn o tinik. And we know na pagka ikay natusok na ng tinik, masakit po yun. Nagging pain, and they can produce. Yung salitang thorn comes from a word that refers to a sharp wooden stake, yung pang pantusok na ganon, to torture or impale someone. The word buffet ang tawag ng iba, means to strike with the fist, to mistreat, ibig sabihin beatings, whatever it was that Paul was enduring, it was to him like beaten with an open fist, para pong sinampal o tinampal or being impaled on a stake. Yun po ang parang nangyari, parang sinampal siya. What was the nature of Apostle's thorn? Ano ba ito? Well, nang pinag-aaralan ko kasi ito, no one knows for sure kung ano yung ibig sabihin ito. Well, si Pablo ay nagsasuffer. Siguro, sinasabi ng iba that he was suffering from an eye disease of all sort, gaya ng sinasabi sa chapter 6, verse 11. And we know that his bodily presence was somehow weak sa 2 Corinthians chapter 10:10. And some suggested that Paul thorns actually was, ang sabi, parang malaria, o dili naman kaya ay epilepsy, or some other physical affliction. Walang natitiyak at walang nakatitiyak doon kung ano yon. But whatever it was, it made the task of preaching ni Apostle Paul, ministering to the churches, far more difficult for Paul. Ibig sabihin, habang siya'y nagbiministeryo, habang siya'y naglilingkod, talagang nahihirapan siya. I remember yung ating pumano na pastor, si Pastor Mon. Yung pong kanyang tirahan ay doon po sa baba ng church natin sa GCC Bulihan. Sa GCC Pook. Yung pag-akyat pa lang doon sa pulpito noon, hindi ho ganun kadali. Kaya nakapag-preach ang nakaupo. At yung pag-upo na lang, hindi ho ganun kadali dahil may gout siya eh. Pero nagagawa niya yun at nagiging napakatindi para sa kanya, bagamat matindi sa kanya yung kanyang hirap na nararanasan. Pero para sa kanya, pribilehiyong maglingkod sa ating Panginoon.
It was made the task of preaching and ministering to the churches far more difficult than others. One thing we know for sure about Paul Thorne is that it may have been carried out by Satan, pinahihintulutan ng Diyos sa pagitan ni Satanas, but it was conceived by God. Keep in mind that whatever it was that afflicted this great preacher, it was part of God's plan for his life. Kung inyong titingnan, you may be going through that time like kagaya po ng nangyayari kay Apostle Paul. At if you aren't, kung hindi ka naman nakakaranas ng ganito, you can rest assured that there is a time of pain just down your road. Maghintay ka lang, isang araw makararanas ka rin. In fact, we are all going to experience many periods of thorns and buffetings in our life. No one likes them, but they are part of human experience. Well, yung iba na sabi ng iba ay blessing dahil hindi masyado nakaranas ng napakatitindi, pasalamat kayo. Hindi ho ganun ang karanasan ng iba. Ang inyong lingkod, hindi ho napakadali. Galing ho ako sa isang pamilyang mahirap. At napakalayo ng aking pinanggagalingan po yung mag-aaral ako. Palagay ko, mga 15 kilometers so yung aking tinatakbo para lang makapunta sa aking eskwelahan. I will be waking up at 4:30 in the morning. Tatakbo ako patungo doon sa, ang tawag po namin doon sa Kanluaran Talaungan, doon po sa Cavinti, Laguna. Ito po ay malapit sa Kaliraya. Doon ako nag-aral at doon ako nakatapos ng grade 6. Hindi ho madali. Talagang nakaranas nga po ako isang beses ng pag-decide na hindi na po ako magpatuloy sa pag-aaral. Dahil, wala eh, it's very discouraging. Plus, yun nga po, dinagdagan pa yan ng mga kakulangan. Wala kaming pagkain, wala kaming baon. Yung damit ko eh, hindi naman ganun kaayos dahil medyo sira-sira nga yung iba. Talagang hindi ho maayos pagka minsan nakapagkukulaps nga sa school dahil wala kang pagkain. Pero alam nyo, I could have not been here kung hindi po sa biyaya ng Panginoon. At ako'y naniniwala na yun pong mga karanasan kong hirap na yan ay naging baon ko para maging inspired akong maglingkod sa ating Panginoon. If it were not for the goodness of the Lord, I could have not been here. Hindi rin po ako pwedeng makatulong sa ibang nangangailangan. When the thorn pierces you and the buffeting shake your foundation, you need to remember that nothing can touch your life that is not a part of God's plan for your life. Tatandaan natin, all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay pong nararanasan mo ay kasama sa mga plano ng Panginoon upang itatag ang iyong pamumuhay at pananampalataya. Kaya kung ikay palaiyak ngayon at marami kang naranasan mga pagsubok at mga problema, kapatid, huwag mong akalain na para bang hindi nakikita ng Diyos yung struggle mo. Hindi ho totoo yun. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. At bago pa mangyari yan, kapatid, kita pa ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos yan. At alam din natin that it will be for your own good. Sabihin ko sa iyo, naghihintay ang napakagandang mga karanasan ahead of you. Perhaps, it is good that we do not know kung ano yung sinabi, yung problema ni Paul. Kasi kung sinabi niya, ay parang baka hindi naman tumugma sa ating pangangailangan. Kaya siguro yung thorn in the flesh ay anything that nakapagbibigay ng pasakit o hapdi sa kanyang pagkatao. At ang nakalagay doon ay flesh. The second is the place of this pain. San ba nakalagay yon? Sabi doon sa banal na kasulatan, it was thorn in the flesh. It afflicted his physical man. Often, the thorns and buffeting we endure in our life will manifest themselves in the physical realm.
Through sickness and other forms of physical suffering, and sa mga ibang pagkakataon naman, we will endure emotional pain. At yung iba naman ay kagaya ng depression, loneliness, and heartbreaks. Other times, yung iba naman ay financial, yung iba naman ay spiritual nature. As we doubt our salvation, struggle with holiness, yung battle with spiritual pride, we simply, iba-iba yung ating karanasan. But ang ibig sabihin yan, hindi masarap pakiramdaman ang inyong mga karanasan. Hindi ho madali ang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon nang tapat pagkatapos ay mayroon pang mamimintas sa iyo. Para bang pagkukulang, natatandaan ko yung ating Pangulong Duterte nang siya ay magtapos ng kanyang pagiging presidente. Nang siya ay interviewin, ang sabi niya ay, ito ang masasabi ko, ginawa ko ng lahat yung aking magagawa kasi may edad na nga siya. At kung ako hihilingan niyo pa ng higit doon, wala na akong magagawa. Ang gando na lang. Isang pastor ang inalok ng malaki-laking halaga para pagbutihin yung kanyang pagpapastor. At ang sabi niya, akala ng mga elders doon sa church na yon, pag siya'y dadagdagan ng kanyang sweldo, ay gaganda yung kanyang performance. Ang sabi ng pastor, ay maraming salamat doon sa inyong ini-offer sa aking pagtaas ng aking sweldo. Pero huwag niyong asahan na marami pa ako magagawa because kakaunti o marami ang aking performances. Ngayon, yan na po lahat yung aking magagawa. Yan na po yung best na magagawa ko. Mga kapatid, we are not performing or doing things. Hindi ho tayo naglilingkod sa Panginoon para bigyang palakpak, para papalakpakin ang mga tao. We are actually serving for the audience of one. Iisa lang po ang binibigyan natin ng parangal. Whether may pera o walang pera, ginagawa ho natin yung dapat gawin upang ang gawain ng Panginoon ay mailapat. May sakit o walang sakit, may problema o walang problema, gagawin natin yung lahat ng ating magagawa para sa ating Panginoon. Wala ho tayong dapat na maging dahilan or rason para hindi tayo maglingkod ng tapat sa Panginoon. At habang may buhay ka, dapat yan ay ginagamit mo para sa Panginoon. Nakakahiya na patuloy tayong binibigyan ng lakas at saka ng buhay ng Panginoon. Pero saan natin ginagamit? Si Apostle Paul, nakikita marahil ng Diyos na mukhang ipagyayabang niya yung maraming mga bagay na nakita niya at nasaksihan doon sa paradise. And the Lord ay binigyan siya nang mukhang sa tuwing magkakaroon siya ng pagnanais na magyabang, medyo sumusulpot yun at parang may tinik na siyang sumusundot para sa kanya at nagpapahayag na huwag kang magyabang. Ganyan. Sa makatwid, mahalaga sa isang mananampalataya yun. Ang pangtatlo, the persistence of this pain. The word buffet or buffet is a verb that is in the present and active voice. Ibig sabihin, it may not mean much to you, pero sa aming pag-aaral, yung salitang buffet at a buffet na o buffet or buffet na sinasabi, nasa present tense. Ibig sabihin, araw-araw, maya't maya nararanasan niya yan. Walang pahinga. Hindi ito nagkakaroon ng pagkakataong maihinga niya. He lived yung mga bagay na yon at ito'y nasa continual nature. When this problem came, it came to stay. Mayroon pong mga ganyang karanasan eh. He even asked God 3 times para siya matanggal yung bagay na yon. At tatandaan natin kung gaano kalakas manalangin si Apostle Paul. Natatandaan niyo yung lalaking na nakikinig sa kanyang preaching, siguro napahaba yung preaching ni Paul. Ay nakaupo sa bintana, ay bigla na siguro nakatulog, ay bumagsak do sa baba, at yun, patay.
hindi rin maganda yung ating ka ng church pagkatapos o ating ka ng sermon yung palatulog ka ng tulog. Nabagsak yun, napatay siya. Pero ang kagandahan naman nun, marunong naman ang Panginoon. At yun ay sa panalangin ni Apostle Paul ay gumaling. At hindi lang yun, hindi iilan ang mga tao na, ang mga miracles na nangyari sa kanyang panalangin. Pero nang siya'y manalangin para sa kanya rin, sarili, hindi lang isa, hindi lang dalawa niyang beses pinanalangin, tatlo pang ang beses eh. At ang sabi ng Biblia, wala eh, yung problem ay andun pa rin. Siya nga pala, kung ikaw ay nananalangin at patuloy ka pang nananalangin sa isang bagay na ang tagal-tagal na, baka naman mag-isip-isip ka. Baka naman yan ay andyan lang. Baka naman ayaw ng Diyos tanggalin yan. Oo. So, mag-isip-isip tayo dahil tinitingnan ng Panginoon yung ating sarili. We need to understand that the things we may be called upon to endure may not be over just in hour or in a few days. Some people, for God's own reason, are given thorns and buffetings that seems to endure for years. Why? We may find sometimes answer in the next, sa mga siguro sa susunod na buhay. Siguro hindi mo man makita ang dahilan kung bakit. But maybe somehow, malalaman mo rin kung anong dahilan. Natatandaan ko yung nangyari kay Joseph. Hindi niya ma-reconcile kung bakit siya binugbog ng kanyang mga kapatid. Ipinenta siya ng kanyang mga kapatid. Pinagpapala na tapos na ipakulong ka sa isang kasalanang hindi naman niyang ginawa. So may mga bagay na parang injustices na naranasan niya. Pero alam niyo, after that, he was promoted by the Lord. Mula doon sa mga sufferings niyang naranasan, he was promoted by the Lord. At nung mga kapatid niya ay nakaharap na niya, and he was being, naroon na siya sa posisyon, ang sabi niya, you meant it for bad, but God meant it for good. Kapatid, kung marami kang mga nararanasan at mga pagsubok na ganyan, and you feel as if para bang wala nang kasagutan at wala nang katapusan, itong sasabihin ko sa iyo, may layunin ng Panginoon for that. You grow with that. Kasi lalo nagpapaalala ng kahinaan mo na hindi ka malakas nang malayo ka sa Panginoon. Pangdalawa nating pag-uusapan is the purposes disclosed. Ano ba ang layunin ng mga beatings na yan, yung mga sufferings na yan? Doon po sa verses 7 and 8, kay Apostle Paul, yan po ay dumating sa kanya, ang sabi, to keep him from being exalted above measure. Ito pong ibig sabihin nito, hindi upang, kaya siya pala binigyan noon, ay to regulate our flesh. To lift oneself up in one's place because all of the blessings Paul had been given, those are verses 1 to 6, and because of the mighty ways that God is using him, there was a danger for Apostle Paul to try to take all the glories for himself. And therefore, God gave Paul this thorn in the flesh to regulate his flesh. Oy, mali yung ginagawa mo. Tinatapik, tinutusok. It was sent to remind Apostle Paul that this thing was about God and not about you, Paul. In other words, it was sent to keep Paul humble. Ganun din naman, when the Lord uses us for His glory, there is something within us that we want to claim yung glory for ourselves. Oh, ang husay kong mag-pray, ang husay kong kumanta, ang husay kong mag-preach, ang husay kong magturo, ang husay kong ganito. Mahirap po yung magbuhat ng sariling bangko. But sufferings and troubles tend to keep us anchored firmly on the earth. Mahirap po yung lumilipad na. We are reminded of just what we are at kung sino man tayo ngayon. It is all by because of God's grace. Kung sino man tayo ngayon. So, one of the purposes of the thorn in the flesh and buffetings of life is that
They remind us that they are, na tayo po ay gawa sa laman. And therefore, paulit-ulit na ipinare-remind na we are nothing without God. Pangalawa is to rejuvenate our faith. Notice yung sinabi ni Apostle Paul, yung trials drove him to his knees, yun ang ginamit niya. When he began to hurt, he began to seek the Lord. Is a very fresh and a new way. Paulit-ulit na nararanasan niya na yung kanyang, pag siya'y nagkaka, medyo may tendensing yumabang. Ito ay nagre-remind sa kanya upang ma-rejuvenate, mapalakas muli. When the path of life is easy, we tend to forget how much we need the Lord. Lalo kung tayo may mga blessings, tayo'y nasa magaganda ng kalagayan, mayroon tayong mga magaganda ng sasakyan, magaganda na at malalaki ng bahay natin. Natatanda is chapter 8 of the book of Deuteronomy. Sabi doon sa talatang 8 at talatang 10, ang sabi ay kaya ang Panginoon ay hinay-hinay na ikay pinagpapala ay dahil baka isaisip mo na yung iyong pagpapala, na yung mga nasa iyo ngayon ay produkto ng iyong kakayahan. So, in order for us not to be forgetful sa kanyang kabutihan at maging proud, ginagamit ng Diyos yung ganitong mga karanasan upang tayo ay magkaroon ng isang fresh na pananampalataya at laging nakatingin sa Panginoon, hindi sa sarili natin. Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng ganito, na parabang as if, na parabang kayang-kayang mong gawin, tatandaan natin, lahat halos ng yumabang na mga tao, maski naman mga artista, at sino pa mang yumabang, tandaan natin kung gaano kataas ang ating lipad. Tatandaan natin, ganun din kataas yung ating pagbagsak. Number 3 na ating pag-uusapan ngayon is the promise delivered. Ano ba yung pangako ng Panginoon dito? Doon po sa verse 9 na aking pong babasahin, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubos ang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So yun po ang unang pangako na makikita ng makikita natin, the promise delivered. Ano po ba yun? It was nakalagay po doon sa verse 7, there was given to me. The choice of the word given is very interesting. Paul speaks of his buffeting, of his thorn. It is a gift. Regalo. Saka naman nakakita na regalo, eh, thorn. Tapos buffeting. When we are going through times of severe trials and pain, we may not see it then. But, alam mo, isang araw, this may be considered as blessing in disguise. This could be considered as gracious gift from God. Paano? There are couple of things that God promises. Una, God's sufficiency. Si Apostle Paul ay nanalangin na maalis yung kanyang thorn in the flesh. Pero ang sabi niya, my grace is sufficient for thee. The word sufficient here means to be possessed of unfailing strengths or to be enough. The Lord is telling Paul, Paul, I know you have a big task to accomplish. I called you to that task. And I know you feel weak and inferior for that need. But Apostle Paul, amen, Paul, you need to know that I have the power you lack. At yung power na yan ay sa akin mo lang matatagpuan. Kapatid, how many times have we looked at the situation and we said, if only this problem was solved, kung ang problema lang ito ay masusolve, this thing over there was somewhat different. Kung ako lamang ay maganito, kung ako lamang ay may pera, kung ako lamang ay ganyan, malaki na ang church natin, kung ako lamang ay kagaya ni ganito, kung ako lamang ay mas gwapo, napakarami ng kung ako lamang sana. Tatandaan natin, our sufficiency is not in our kakayahan. Ang ating sufficiency ay galing sa Panginoon. Ang ating kasapatan ay nasa Kanya. Tatandaan natin, huwag tayo maiinggit
sa ibang, sana may kaganito ako, sana may ganyan, sana yumaman din ako, sana ganito ganyan. Kapatid, yung nasa iyo na ibigay ng Diyos, regalo yan sa iyo. Pasalamatan mo at paggamit ka sa Kanya saan mang lugar at kung ano man yung paggagamitan niya sa iyo. The problem with that is the kind of thinking is that it is all wrapped up sa sarili natin. At ang sarili natin ang gusto nating ipromote, hindi ang ating Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, sa lahat ng ating ginagawa, ang mag-reflect ay ang ating Panginoon. Jesus says that my grace is sufficient. Yung grace is the undeserved love and favor of God. He will give grace to support you and sustain you regardless of what you may face. Ano man yung iyong karanasan, ano man yung iyong haharapin, kapatid, may lakas ang Diyos. Ang totoo nito, kaya ka buhay ngayon. Alam kong napakarami ka ng pinagdaan ng mga pagsubok at problema. Sakit, pera, pagsubok, ganito ganyan. Pero buhay ka pa ngayon. Ang sagot, naging mapagbiyaya ang Diyos sa iyo. Kung ang Diyos natin noon ay napagtiwalaan natin, hanggang ngayon kaya natin siyang pagtiwalaan, kapatid. Pangalawa is God's sovereignty. Regalo rin po ng Diyos yan. The Lord tells Apostle Paul that He is working out a divine sovereign plan for Apostle Paul's life. He reminds Paul that God's plan will only be accomplished through God's strength, hindi sa magitan ng ating kakayahan. It was not the power of Apostle Paul kung bakit yung mga nagagawa natin at kung ano yung mga nagawa niya ay dahil sa Kanya. Sabi nga ni Jesus Christ sa John 15 verse 5, sabi, I can do, amen, kung wala ako, yan, wala kayong magagawa. Yun ang sabi niya. Meaning to say, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. When the Lord says that His strength is made perfect in weaknesses, it simply means that God gets more glory from using the weak things of the world that does by using the things of the greater. Natatandaan nyo yung ano? Yung paghawi ng dagat na pula? Ang hindi humbidaron si Moses eh. Dahil kahit ihambalos niya yung kanyang ano, yung kanyang tungkod, hindi mahahawi yung dagat. Nung siya ay magpabukal ng tubig, hindi rin husap magita ng tungkod. Kung hindi, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Yung pagbibigay ng araw-araw nilang pangangailangan na mana, yun di po'y hindi dahil sa kung ano paman. Ito'y mga biyaya ng Diyos. Gaano karaming mga blessings ang iyong tinamo at naranasan hanggang ngayon dahil ang Diyos ay napakamapagbiyaya sa atin. Ang tanong, wala ba noon hanggang ngayon? Hindi ka nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat, bakit buhay ka pa? Bakit ikay nakakatanggap pa rin ng biyaya? Kapatid, God's sovereignty and God's sufficiency is the answer. Look at the disciples. They were ordinary, weak people. But God used them. Si Apostle Peter, itinenay niya ng 3 times si Lord. Pero after na siya ay manumbalik, he was used by God mightily that during the day of Pentecost, he was able to persuade 3,000 people to be converted for the Lord. Therefore, when the Lord allows the thorns to pierce you, and when He allows the trials and sufferings in our life to buffet you, remember that He has plan. Meron siyang plano. Kung ano mang karanasan mo at kahirapan mong dinaranas ngayon, you may never know. This side of eternity, just kung ano man yung iyong iniisip, huwag mong isipin na yon. Dahil alam mo, may higit na mabuting plano si Lord kesa sa ating kaisipan. Si Fanny Crosby po is blinded at the age of 5.
dahil sa wrong prescription given to her by the doctor. But in her 90 years of darkness, alam niyo bang nakagawa siya ng 8,000 gospel hymns? 8,000! Her pain has brought more glory to God than she could do. At mayroon po akong nabasa patungkol kay Fanny Crosby. Isang beses, nung siya ay kasikatan niya, may isang lalaking nakakilala kay Lord na nag-alok na ibigay yung kanyang mata kay Fanny Crosby. Para lalo pang mas maging effective daw siya sa paglilingkod. Dahil nakita niyang ito'y bulak eh. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo yung aking mga mata. Ang sabi po ni Fanny Crosby ay ganito, maraming salamat sa iyong pagmamanasakit. Pero marahil, kaya pinagkaloob sa akin ng Diyos ang bagay na to. Gustong gusto ko na yung aking mata ang unang-unang makikita, hindi yung aking mga tao sa paligid at mga kung ano mang nasa kapaligiran. Gusto kong ang una kong makita ay ang mukha ng ating Panginoon. Huwag niyong ipagkait sa akin yon. Kung bibigyan, kung aking kukunin yung iyong mga mata, then you will deprive me nung ganong klaseng ambition ko. Kapatid, anumang mayroon kayo ngayon, magpasalamat ka. Because ang Diyos po natin ay marunong para sa lahat. Kahulihan po sa ating message is the prize derived. Ano pong makukuha natin dito? Si Apostle Paul closes his thought in this passage here. He reminds us that thorns and buffetings of life ay hindi po walang kabuluhan. Ang sabi po niya rito, there is much benefit to be derived from the pain we endured in life. Of course, sabi ni Apostle Paul, for Christ's sake, the things he endured were not the result of foolish decision on his part. He was suffering for Jesus, and how much of that we face today ay resulta ng ating pagkukulang o ating mga maling mga desisyon. Itong kanyang karanasan ay desisyon ng Panginoon para sa kanya upang mabigyan ng kalahatian ng ating Panginoon. Ano po yung prize na nakuha niya? Una, the prize of power. The prize of power. Apostle Paul says that the infirmities of life have him pressed beneath the weight, and then he is stronger than ever. Why? Because the power of God was able to work in him. His own power is subdued by his suffering, and the power of God is able to move him away para magawa yung dapat ipinagagawa ng Panginoon. I am the strongest spiritually when I feel so weak. Yan ang isa sanang gusto nating ma-accomplish kung bakit pagkamisan kailangan nating mag-fasting. Kasi habang ang laki ng tiyan natin dahil sa kakakain, wala naman yung ating laman sa espiritualidad. Napaka-powerless natin. Kailangan din ho nating pagkaminsan ay i-deny yung ating flesh para pagbigyan naman ng kapangyarihan yung ating spirituality. Maganda po ito. Pangalawa, the prize of praise. As you read these verses, sabi po ni Apostle Paul ay ganito, most gladly glory to take pleasure. These words indicate that the Lord, through the grace that had taught Apostle Paul, the secret of rejoicing in the midst of difficulty. Kaya mong mag-rejoice kahit nasa gitna ng mga pagsubok at mga problema. Look at them. Nang sila ay magpalabas ng demonyo doon sa babae, doon sa chapter 16 ng Acts, nabilanggo sila. At sa kabila ng kanilang pagkabilanggo, nung gabi, ayon sa Biblia, sila'y nanalangin. At habang sila na, kumakanta sila. Alam mo, sa kanilang pagkanta, lumindol. Hindi sila nalungkot. Sana nawa,
pag ikaw ay maraming mga pagsubok, sabi po'y ang pinakamagandang umawit na ibon, pag siya po ay nasusugatan, lalong tumitinis yung kanyang tinig. Kapatid, look at, makinggan mo sa umagang, dito po kasi sa amin, meron po kaming atis na nakatanim. At pagka umaga, nagigising ko ako na ang ingay ng mga ibon. Siguro, mayroon silang kinakain. Kahit umuulan o kahit ganun, mayroon pong mga nag-aawitan dyan. Sa tingin ko, wala naman silang inipong pera. Wala naman silang bahay. Wala naman silang ganito. Pero bakit nakakakanta sila? Eh bakit maraming Kristiyanong wala lang ganito, wala lang ganyan? Bakit nakasimangot at hindi makita yung ganda ng mukha ng isang mananampalataya? Di ba tinubos tayo? Most of us can rejoice when the battle is over and when life is running along on even the keel. But when we have real troubles, kalimitan hindi tayo makapag-rejoice. Sana makita natin yung lesson ni Job na nang mawala yung kanyang anak, mga anak, nawala yung kanyang mga ari-arian, ang sabi, nagkahit siya ng ulo at pagkatapos ay lumuhod at pagkatapos ay nagpuri sa Panginoon. Kaya ba nating gawin yon? Kaya ba nating gawin yon? Kapatid, when we come to a place where we can see our trials from God's perspective, then our whole outlook will be altered. Mababago po yan. Sapagkat ang makikita natin ay ang kagandahan ng Diyos, hindi ang ating kahinaan. Kahulihan, the price of this. Ang sabi niya, notice the apostle names all things that he is in. Yet he tells us that in these things that he has found peace and contentment. He learned, ang sabi niya, the secret of contentment. Ang ating contentment ay hindi matatagpuan sa dami ng pera at sa dami ng iyong magagandang mga bagay. Sana po ma-enjoy natin ang Panginoon. Because kung ang Panginoon ay nasa atin, sa aking tingin, dapat yun ay sapat na. Ito po ang dapat magbigay ng motivating factor para tayo mag-enjoy lagi sa araw-araw nating pamumuhay. Kapatid, huwag tayong manghinawa. Kung ikaw ay may karamdaman, natatandaan ko nung ako ay magpa-biopsy. Hindi ko kayang i-deny na mayroon akong hinagap na paano kung ito ay maging hindi benign kung hindi ito'y isang cancer. Ang isang napon ako po, kayang-kaya natin na tumingin sa Panginoon. Ang resulta nito, dapat magtiwala tayo sa Kanya. Nung lumabas po, medyo natagalan ng konti yung result. Nung dumabas po yung resulta, by the way, sa mga nanalangin, ang resulta po ay benign. Hindi po ito cancerous. At ako'y naniniwala na yun po'y sa biyaya rin, Panginoon. I would like to thank you for praying for me. Sapagkat alam ko, as we struggle through this life, alam natin na we are not alone. Kasama natin ang Panginoon. Ang tanong, mayroon po ba kayong mga sufferings ngayon? Are the harsh blow of life landing on you, leaving you bleeding, bruised, and bothered before the Lord? Are you being pierced by the cruel, sharp, and thorns of the flesh? O di kaya sa inyong emosyon, natutusok ba yung inyong emosyon, yung inyong physical na pamumuhay sa pagitan ng mga karamdaman, o di kaya mga spiritual affliction? If kung sakali po lamang, alalahanin niyo si Paul, kaya niya magpuri, kaya niya maging kontento. Kasi kung kasama natin si Lord, siya ang ating kasapatan at siya ang ating inspirasyon. Magpatuloy lang tayo. Huwag tayong magsasawa dahil ang Diyos natin ay kasama natin. Kasi ang sabi niya, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will uphold you. Even in the midst of your trials," sabi, "fear not, for I am with you."
tandaan natin, I will never leave you. I will never forsake you. Father, thank you so much for your word. Thank you for reminding us that we are never alone, even in the midst of our deepest sufferings and trials. Thank you for allowing all those things to happen. Lord, our hearts are filled with joy because of those things we have experienced. At alam namin, we are what we are right now because of your goodness to us. Bless mo mga kapatid ko na aking kasama, anuman yung kanilang kalagayan, let them feel your touch and your love for them. In Jesus' name, amen. Nais ko pong basahin yung ilang mga comment marahil